Kumusta, kaibigan nating Sawi? Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahirap na tanong, pagmamahal sa ex dapat bang ipaglaban o bitawan? Alam kong nasasaktan ka ngayon at nandito ako para tulungan ka. Una sa lahat, normal lang na makaramdam ng pagkalito at pagkasawi ng loob. Kapag sinabi mong hindi mo maisip ang buhay na wala ang unang pag-ibig mo kahit ilang beses ka na niyang tinanggihan, okay lang na maramdaman mo yan. Wasto ang mga nararamdaman mo. Pero may mahalagang pag-uusapan ang paggalang sa kanilang desisyon. Kung malinaw na sinabi nilang gusto na nilang mag-move on, kailangan mo itong isaalang-alang. Ang masyadong pagkapit ay maaring magdulot ng mas matinding sakit para sa inyong dalawa. Ngayon, kung naniniwala ka na may pag-asa pa, okay lang na sabihin mo ng tapat ang nararamdaman mo. Pero tandaan, kailangan mong maging handa na tanggapin ang anumang sagot na ibibigay nila. Mahalaga na alagaan mo ang sarili mo. Palibutan mo ang sarili mo ng mga kaibigan, pamilya at mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo. Hindi ito tungkol sa paglimot sa kanila, kundi tungkol sa paghanap ng lakas at kapanatagan sa ibang bahagi ng iyong buhay. Nabanggit mo na parang imposible ang mag-move on dahil hindi mo maisip ang buhay na wala sila. Mahirap yan at naririnig kita. Pero minsan, ang pagbibigay ng espasyo ang pinakamapagmahal na bagay na magagawa mo. Hindi ito tungkol sa pagsuko, kundi tungkol sa paggalang sa kanilang pangangailangan. Kung kayo talaga ang para sa isa't isa, magkakabalikan din kayo. Sa ngayon, ituon ang pansin sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili. Hindi para maibalik sila, kundi para sa sarili mong kapayapaan at pagunlad. At linawin natin ito, ang pag-move on ay hindi nangangahulugan ng pagpasok agad sa bagong relasyon. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa katotohanan at paghanap ng sariling landas tungo sa paghilom. Hindi mo kailangang maghanap ng bago para mapatunayan na naka-move on ka na. Manatili kang tapat sa iyong nararamdaman. Nabanggit mo ang tungkol sa tiwala at pangako. Kung hindi ka pa handang magtiwala sa bago, okay lang na maghintay. Ang pagiging tapat sa iyong nararamdaman ay isang uri ng paggalang sa sarili. Tandaan lang na mahalaga rin ang pagiging bukas sa mga posibilidad. Ang pag-move on ay tungkol sa pagtanggap. Ito ay tungkol sa pagharap sa katotohanan, kaano man ito kasakit. Kung pipiliin mo pa rin na mahalin sila kahit walang kasiguraduhan, desisyon mo yan. Ang mahalaga ay ang pagiging tapat mo sa iyong sarili. Minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagsiguro ng forever. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, paghihintay, at pagmamahal ng walang kondisyon. Kung nakakahanap ka ng kapayapaan at kaligayahan sa pagmamahal sa kanila mula sa malayo, yun ang katotohanan mo. Ang susi ay ang sundin ng iyong puso habang tapat ka sa iyong sitwasyon. Huwag mong madaliin ang proseso ng paghilom. Bigyan mo ng oras ang iyong sarili. Kung ang pananatili sa nakaraan ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan sa ngayon, yakapin mo ito. Siguraduhin lang na hindi ka maipit. Makinig sa iyong puso. Hanapin mo ang iyong kaligayahan, maging ito man ay ang pagkapit ng kaunti pang panahon o ang marahang pagbitaw. Ang iyong paglalakbay ay para sa iyo lamang. Yakapin mo ito ng buong buo. Salamat sa pakikinig. Ingatan mo ang iyong sarili at tandaan, mahalaga ang iyong kaligayahan. Hanggang sa muli.